mga tao sa ating listahan ay ang mga taong itinuring na kaakibat ng kasaysayan nang sila ay nabubuhay pa. Mula sa pinakatanyag na musikero hanggang sa pinakasikat at malupit na hari at reyna. Ano nga kaya ang itsura ng kanilang pinal na pinaghimlayan? Nararapat nga ba sa kanilang naiambag sa kasaysayan? Kaya naman mga katinagalog, sama-sama po nating tanawin ang huling hantungan ng pinakakilalang tao sa kasaysayan. Bago po tayo ay magsimula, huwag po kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell. Piliin po ang all para hindi mahuli sa mga videong araw-araw ay ipinupost ni Tinagalog. I-add din po ang aking bagong FB page na ang What the Facts by Tinagalog. Maraming salamat po. Beth Hauvin. Ipinanganak ng Disyembre ng ika-770 bilang si Ludwig van Beethoven sa bansang Germany. Maitatala sa kasaysayan na siya ang isa sa pinakamagaling na composer na nabuhay sa buong mundo. Nagsimula mang mabingi nang siya ay 26 na taong gulang, hindi naman ito napigil ang maestro sa malaalamat nitong paglikha ng mga musika. Sa huling yugto ng buhay nito ay tuluyan nga ito na nabingi. Pumanaw si Beethoven ng ika-26 ng Marso ng taong 1827 matapos itong magupo ng sakit na matagal na nitong iniinda. Siya ay nasa edad ng 56 na taong gulang. Ito naman ang itsura ng kanyang nagsilbing huling hantungan. Elizabeth I ng Inglaterra. Nakilala bilang ang Birheng Reyna, si Elizabeth ay ang anak ni Anne Boleyn na kapatid naman ng tinagurian na si Bloody Mary. Ipinanganak ng ika-7 ng Setyembre ng taong 1533. Ito ay pumanaw naman ng ika-24 ng Marso ng taong 1603. Pinaniniwalaan na ang pagkalason sa dugo ay ang siyang ikinamatay nito. Walang tiyak na makapagsabi dahil bawal galawin ang katawan ng kanyang mga kapanahunan. Ang reyna ay pumanaw sa edad na 69. Ito naman ang itsura ng kanyang pinaglibingan. Mary, Queen of Scots. Ipinanganak ng ika-8 ng Disyembre ng taong 1542. Hindi siya ang Mary na tinagurian na ang Bloody Mary. Naging reyna ito ng Scotland sa edad na 6 pa lamang. Ang bonggang reynang ito ay bet na bet hugasan ang kanyang muka gamit ang white wine o diba sosyal. Nang ika-8 ng Pebrero ng taong 1587 ay nahatulan ito ng bitay sa pamamagitan ng pag-alis sa ulo nito sa salang pagtataksil sa kanyang kaharian. Ito naman ang kanyang huling kinahantungan. Elvis Presley. Ipinanganak ng ika-8 ng January ng taong 1935. Ito ay sa Tupelo sa Mississippi sa bansang Amerika. Ang tinagurian na King of Rock and Roll nang siya ay nabubuhay pa. Si Elvis ay ang nagpasikat ng hindi mabilang na mga kanta sa kanyang kapanahunan. Ngunit ng ika-16 ng Agosto ng taong 1977 ay pumanaw ito dahil naman sa atake sa puso. Ito ay sa edad na 42. Ito naman ang itsura ng libingan ng tinagurian na hari ng rock and roll ng kasaysayan. Ronald Reagan. Ang ika-40 presidente ng bansang Amerika. Ang kaisa-isang artista na naging presidente sa bansa. Siya ay ipinanganak ng ika-6 ng Pebrero ng taong 1911. Nakilala din ito dahil sa tindi ng galing nito sa pakikipag-uusap sa madla. Nang ika-5 ng June ng taong 2004 ay pumanaw ang dating presidente dahil sa sakit na Alzheimer's. Ito ay sa edad na 93 taong gulang. Ito ay ang itsura ng kanyang huling hantungan. Martin Luther King Jr. Ang naging sandigan ng karapatan ng sibil para naman sa mga Aprikanong Amerikano ng kanyang kapanahunan. Ninais nito na sana ay mabigyan ng pantay na karapatan ang mga African-American na nasa bansang Amerika. Ipinanganak ng ika-15 ng January ng taong 1929. Sa kasawiang palad, ito ay inassassinate o pinapaslang ng ika-4 ng Abril ng taong 1968. Ito ay sa edad na 39 na taong gulang. Ito naman ang itsura ng libingan ni Martin Luther King Jr. George Washington. Ang unang presidente ng bansang
Amerika na ipinanganak ng ika-22 ng February ng taong 1732. Hindi lamang ito naging presidente ng bansang Amerika, ito rin ay nagsilbi sa militar ng panahon ng Rebolusyon ng Amerika. Isang araw nang ito ay umuwi sa kanyang tahanan ay hindi ito nagpalit ng damit at dumiretso naman sa hapag kainan. Ayon sa kanya na masakit talaga ang kanyang lalamunan at ang kondisyon niya ngang ito ay lumala. Nang ika-14 naman ng Disyembre ng taong 1799 ay pumanaw ang dating presidente sa sakit na quinsy o ang matinding impeksyon sa lalamunan. Ito ay sa edad niya na 67 taong gulang. Ito naman ang himlayan ng unang presidente ng bansang Amerika, Theodore Roosevelt. Ang 26 na presidente ng bansang Amerika na si Theodore Roosevelt ay ipinanganak ng ika-27 ng October ng taong 1858. Nanalo ng Nobel Prize at ayon sa tala ay ang naitanghal na isa sa pinakamagaling na presidente ng bansang Amerika. Nang ika-6 ng January ng taong 1919 ay pumanaw ito sa atake sa puso sa edad na 61 taong gulang. Ito ay ang kanyang huling kinahantungan. Winston Churchill. Ang punong ministro ng Britanya na si Sir Winston Leonard Spencer Churchill ay ipinanganak ng ika-30 ng Nobyembre ng taong 1874. Malaki ang naiambag nito sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdigan na naging susi naman upang makamit nila ang panalo laban naman sa bansang Germany na noon ay pinamumunuan ni Hitler. Nang ika-24 ng January ay pumanaw ito sa kanyang tahanan matapos nang ito ay ma-stroke sa edad na 90. Ito ang itsura ng pinaghihimlayan ni Winston Churchill. John F. Kennedy. Ang isa sa pinakasikat at pinakakontrobersyal na naging presidente ng bansang Amerika ay walang iba kundi si John F. Kennedy. Siya ay nailuklok bilang ang 35th presidente ng nasabing bansa. Ito ay nang 20 ng January ng taong 1961. Ngunit sa malungkot na pangyayari, nang 22 ng Nobyembre ng taong 1963, ito ay inassassinate habang ito ay pumaparada sa plaza sa Dallas, sa tabi mismo ng kanyang may bahay. Ito ay sa edad na 46 na taong gulang. At ito naman ang itsura ng kanyang libingan. Leonardo da Vinci. Ipinanganak ng ika-15 ng April ng taong 1452 sa bansang Italia. Bukod sa pagiging sikat na pintor, si da Vinci pala ay isa ring manglililok, arkitekto at isang matagumpay na inhinyero. Nakilala sa pagpipinta ng larawan ni Mona Lisa at maging ng Last Supper o ang huling hapunan. Magpasa hanggang ngayon, ang kanyang obra ay hindi naman talaga matatawaran. Ayon sa tala na malamang ang ikinasawi ng sikat na pintor ay stroke. Ito ay nang 2 ng Mayo ng taong 1519. Ito ay sa edad na 67 taong gulang. Ito naman ang itsura ng tinagurian na bantog na pintor, Michael Jackson. Ipinanganak ng 29 ng Agosto ng taong 1958 bilang si Michael Joseph Jackson. Ito ay sa Indiana, sa bansang Amerika. Ang tinagurian na King of Pop dahil sa halos lahat ng kantahin at sayawin nito ay nagiging sikat hindi lamang sa kanyang sariling bansang sinilangan, maging sa buong mundo. Nagsimula itong sumikat ng kanyang makasama ang kanyang mga kuya sa grupo na tinagurian na ang Jackson 5 at nagtuloy nga ito bago pa ito ay pumanaw. Nang ika-25 ng June ng taong 2009 ay natagpuan ito ng kanyang doktor na walang buhay sa kanyang bahay. Ayon sa autopsy ng King of Pop ay nasawi ito sa cardiac arrest dahil sa sobrang gamot na sa kanya di umano ay ibinigay ng kanyang noon ay pribadong doktor. Si Michael ay pumanaw sa edad na 50 taong gulang. Ito naman ang itsura ng kanyang pinaghihimlayan, William Shakespeare. Ipinanganak ng 1564 sa Stanford ang tinagurian na ang pinakamagaling na manunulat sa kasaysayan ng Inglaterra. Si William Shakespeare din ang sumulat ng Romeo at Juliet na magpasa hanggang ngayon ay nakikita pa rin sa mga teatro at palabas sa sinihan o sa telebisyon. Nang ika-25 ng Abril ng taong 1616 ay ito ay pumanaw ngunit walang nakatitiyak kung ano nga ba talaga ang tunay nitong dahilan. May mga nagsasabi na ito ay dahil sa
sakit na syphilis. Ang iba naman ay nag-aakusa na ito daw ay pinaslang. Ito ay dahil nasa maayos naman daw na kalagayan ang kanyang kalusugan. Siya ay pumanaw sa edad na 52 taong gulang. Ito na ngayon ay ang kanyang pinaghihimlayan. Ayon sa mga kasabihan, kahit gaano kapakasikat o kayaman ng panahon ng ikaw ay nabubuhay pa, ay pare-pareho naman ang ating lahat na kahahantungan. Mayaman man o mahirap, ika nga nila, ashes to ashes, dust to dust. At yan ang itsura ng libingan ng mga pinakasikat na tao sa kasaysayan. Sana po kahit papaano ay may natutunan po kayo. Magkita-kita pong muli tayo sa mga susunod pang makabuluhang mga talakayan. Ito po si Tinagalog. At bilang pasasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking channel, ay nais ko pong i-shout out ang ilan sa pinakamasusugid kong taga-subaybay. Shout out sa iyo! Macjel Demasi Pamikin, Emerson Pelayo, Conjame Candelaria Jurani, Romeo Bunganay Del Rosario Jr., Samola Gianni, JM Yuba, Hart Cuaro, Bodge Lopez, Paulo Gabriel, at kay Erwin Brinio Maniego. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Wala po si Tinagalog kung wala po kayo. Huwag pa rin pong kalimutang i-click ang subscribe at pindutin ang all para araw-araw ay makita agad ang mga bagong video ni Tinagalog. Ito pong muli ang inyong lingkod na si Tinagalog. Sa inyo po, God bless, keep safe, and peace out!